ang market value nito pag bininta ko today is 1,667. So loss tayo ng 300.31. Oh my God! So ngayon naman, uy, open na pala yung market, 9.37 na. So ngayon, bibili tayo ng yung PIL Equity PSE Index Fund. Punta tayo dito sa order entry. And then, kung hindi nyo alam yung code, click nyo lang itong fund code. Hanapin natin yung Philippine PIL Equity. Hanapin natin yung PIL Equity PSE Index Fund. So, ito siya. Alright. So, ang starting is 1,000, di ba? So, meron akong 3,000 na buying power. Pero ang ilalagay lang muna natin is start tayo ng 1,000. Okay, pakita ko natin sa inyo pag mag-a-add na ako ng fund. Ganun lang kasimple, bumili ng mutual fund. Compared mo na bibili ka ng sariling stocks na kailangan mong ilagay kung magkano mo siya bibilin, kung ilang number of shares yung bibilin mo. Preview natin. So, enter your password. So, yun. Order status is C. So, mamaya babalikan natin kung pumasok ba yung order natin dito sa ating mutual fund. Okay? So, ngayon, papasok muna tayo, guys. And ito, mamaya i-check natin kung pumasok yung 1,000 nating i-invest dito sa PIL Equity Index Fund. See you later, guys. A few moments later. Good evening, guys. Kakabalik lang natin from work. So ngayon i-check natin kung na-confirm ba yung binili nating shares doon sa Equity Index Fund. So ngayon puntahan natin yung Mutual Fund. So ayan. So check natin kung pumasok na yung binili nating shares. Ano tayo sa View Orders. So ayun. Pumasok na yung 1,000 pesos ko. Ang status niya is confirmed. Natarandaan nyo nung kanina, ang nakalagay dyan ay received. And then ngayon, confirmed na siya. Check natin sa ating portfolio kung pumasok na. Oh, as of now, naka-pending subscription pa siya. So, tingnan natin ulit bukas ng umaga. Day 2. So, ngayon, check na natin kung ano nangyari dun sa mutual fund na binili natin kahapon. So, kagabi, chinek natin ay naka-confirmed na siya. Ngayon, check na natin kung nag-match yung binili nating mutual fund. So, let's go to mutual fund. Check natin yung ating orders kahapon. So, ayun guys, yung 1,000 na binili natin sa PIL Equity PSE Index Fund, ang status nyo na is matched. And number of shares na nabili ng 1,000 is 218 shares. So, check natin sa portfolio. So, yun. Since kakabili lang natin, syempre wala pa siyang gain or wala pa siyang makikitang loss. Actually, first time kong ginawa ito sa COL. So, gusto ko lang ipakita din sa inyo kung paano mag-buy ng mutual fund gamit ang COL Financial. And tinry ko na din. So ngayon, mag-a-add tayo ng fund. Sabi kasi dito sa PIL Equity Index Fund, minimum of 500, pwede ka nang mag-add ng fund. Compared sa bibili ka ng individual stocks. Every time na bibili ka ng individual stocks, meron siyang tinatawag na board lot. Na dapat ma-meet mo yon. Na more or less, kailangan mo mag-spend ng at least 2,000 plus or minus para makabili ka ng specific stock. Pero dito, 500 lang, fixed amount, pwede kang mag-invest sa mutual fund. So, mag-add tayo ng fund. Hanapin lang ulit natin yung ating pinag-investan last time. Ito, PIL Equity PSE Index Fund. Ayun. So, check natin. Di ba 500 yung minimum? Sabi, 500 minimum additional amount. So, lagay tayo. Meron pa naman akong 2,262. So, lagay natin 700.
para walang butal. Alisin natin 200 yung butal. So, lagyan natin 700. Kunwari. Tignan natin kung pwede. Then, preview order. Ayan. So, nakapag-send na tayo ng bagong order. So, naki-status niya ulit ay received. So, check natin sa view orders. So, meron tayong bagong order na 700 pesos. So, ganun lang kasimple bumili ng mutual fund kaysa bibili ka ng individual stock at hindi mo pa naiintindihan yung process ng stock market. So, habang inaaral mo siya, pwede kang mag-start by investing here in mutual fund and meron ka na rin exposure sa stock market. And meron ka pang fund manager kasi sila na yung bahalang mag-invest ng pera na nilalagay mo. So, in just 500 pesos a month, kung kaya nyo mag-invest ng 500 pesos a month, instead na ilalagay mo sa banko o sa alkansya, why not itry nyo mag-invest dito sa mutual fund wherein may chance pang mag-grow yung money nyo in the long run. Kesa iniisip nyo yung mag-iipon kayo para pang Shopee, pang Lazada, o pambili ng kung ano nung bagay na hindi nyo naman kailangan, why not invest first your money dito? Siyempre, mag-set aside din kayo nung para sa leisure nyo. Pero yung 500 a month, malaking bagay na yan in your future. In this way, guys, mabibuild nyo sa sarili nyo yung habit ng pagsisave ng money. Yun naman yung importante. It doesn't matter how much. Ang importante, mabuild nyo yung habit ng pagsisave ng money. And isa ito sa vehicle na magandang paglagyan ng inyong investment. A few moments later. So, ayan guys, babalikan na natin yung binili nating additional shares nung Friday night. And check natin sa view orders kung pumasok na yung ating in order. Okay, so yung 700 pesos na dinagdag natin dun sa ating initial na 1,000, nagmatch na siya and nakabili tayo ng 158 shares. So ngayon check natin yung ating portfolio kung nag-add ba siya dun sa ating initial investment. Portfolio. Ayun, nagdagdag na nga siya. So right now, ang NAVPS or NAV per share is 4.4343 and ang average price ko is 4.5229. Meron na tayong total shares na 376 and ang market value nito pag binenta ko today is 1,667. So loss tayo ng 300.31. Oh my god! 1.96% negative. And by the way guys, di naman natin in-expect na magi-green agad to or magi-gain agad kasi kakabili nga lang natin ng mutual fund na to. So, let's see first in 6 months or in 1 year kung ano yung maging performance niya. I'm not sure kung mag-a-add ako ng fund dito kasi ginawa ko lang naman to for the purpose of this video at para maipakita ko sa inyo kung gaano lang kadali pumili at mag-add ng fund gamit ang COL Financial ng mutual fund na gusto ninyo or bagay sa personality ninyo. By the way, ito namang losses na to, itinatawag lang nating paper loss. So, hindi pa siya makukonsidered as loss hanggat hindi mo siya binibenta. At hindi rin siya makukonsidered as gain hanggat hindi mo siya binibenta. Ang tawag natin doon ay temporary loss or temporary gain. So, gaya na sinasabi namin lagi, ito ay hindi yung tinatawag nating getting rich quick scheme. It takes time, guys. And we're not doing this to give you a financial advice. We're doing this to help you para alamin kung ano yung bagay na investment para sa inyo. Para meron kayong idea kung paano piliin yung investment na nababagay sa personality nyo. So yun guys, sana may nakuha kayo sa video na to. And if you have any question, just comment below. And kung meron kayong mga kaibigan na gustong matuto about mutual fund, please share this video and pakilike na din. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to our YouTube channel and click the notification bell para updated kayo every time na gagawa tayo ng materials na makatutulong sa inyo sa inyong investing journey. Because we are in this together. God bless! But wait! There's more! Hi guys! So, katatapos lang nating mag-work,
So ngayon, check naman natin yung portfolio ng mutual fund natin kung may nagbago ba dun sa kanyang NAVPS. So check natin yung ating portfolio. So yun, guys, as you can see, green na siya. Kaninang umaga nang chinek natin yan, kulay red yan at negative tayo ng 33 pesos. So ngayon, positive 17.97 na tayo. Kasi nag-recover yung PSE today. Pag nagtuloy-tuloy yun, so tataas din tayo kasi sinusundan nga nito yung galaw ng Philippine Stock Exchange Index. So kapag tumataas yung Philippine Stock Exchange Index, tumataas din tong index fund na to. So ngayon tingnan natin yung Philippine Stock Exchange Index kung paano siya nag-recover. So ito siya guys. As you can see, meron siyang malaking candle na color green. So ibig sabihin, nagkaroon ng recovery yung ating Philippine Stock Exchange Index. Ang kagandahan, sumabay din yung ating Phil Equity PSE Index Fund. So kaya green na rin yung port natin. So ang kagandahan kasi nito guys, kapag meron kang online mutual fund, mache-check mo every day or every week, depende sa schedule mo, yung price ng NAV per share. Meron kasi yung equity fund pero nare-receive ko lang yung report every month. Sinesend lang siya through email. And dito, dahil online siya, everyday, mache-check nyo kung magkano yung price. Kasi ang Philippine PSE Index Fund or any index fund or any equity fund, nagbabago yung kanyang price at the end of the trading day. Siyempre, kinocompute pa nila yun. And siyempre, nakadepende nga yun sa galaw ng market. Kaya at the end of the trading day, tsaka pa lang nagkakaroon ng panibagong price itong index fund o any equity fund. So sana guys, may natutunan kayo sa video na to. And if you like this video, please give me a thumbs up. At kung hindi nyo naman nagustuhan, pa-thumbs up pa rin. And don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aming susunod na mga video. And pa-share na din guys kung may kakilala kayo o may mga friends kayo na gustong mag-invest o magpalago ng kanilang investment through stock market and through mutual fund. Because we are in this together. Thank you for watching. God bless.